Magandang umaga mga bata, andito tayo sa ating aralin. Unang linggo, masustansyang pagkain para sa mga mag-anak. Layunin, na isasagawa ang maaaring pagpaplano at wastong pamamaraan ng paghahanda at pagdudulot ng masustansyang pagkain para sa kalusugan at kasiyahan ng mag-anak. Pagplano ng pagkain para sa mag-anak. Ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin ngayon ay isang malaking dahilan upang magplano ng isang linggong pagkain ng mag-anak. Ang isang matalinong may bahay ay kailangang gumawa ng market list na gabay niya sa pamimili. Ang pagkalimot ay maiiwasan at may katiyakan na ang pagkain ihanda ay makatutugon sa pangkalusugang pangangailangan ng kanyang mag-anak. Ang kakayahang magplano ng pagkain ay magdudulot ng maraming pakinabang. Nakatitiyak na wasto at sapat ang pagkain ng mag-anak. Nakapaghahanda ng iba't ibang lutuin at kayaayang pagdudulot sa pagkainan. Nabibigyan ng pansin ang food likes and dislikes ng mga miyembro ng pamilya. Nakapagtitipid ng lakas, panahon at salapi. Nakapagbibigay kasiyahan sa naghanda ng pagkain at sa kanyang mga kasapi sa pamilya. Mga kakayahang dapat linangin sa pagpaplano ng pagkain para sa mag-anak. Una, kaalaman sa pagpili ng wasto at masustansyang pagkain. Mahalagang bigyan ng kaukulang pagplano ang pagpili ng pagkain para sa mag-anak. Ang tatlong pangkat ng pagkain, mga pagkaing nagpapalaki, grow foods, mga pagkaing nagpapalakas, go foods, at mga pagkaing nagpapasigla, glow foods, ay gamiting gabay upang makatiyak ng masustansyang pagkain. Kalawa, kakayahang magbabahagi ng wasto at sapat na pagkain para sa agahan, tanghalian at hapunan. Sa araw-araw at mga takdang oras, ang katawan ng tao ay nangangailangan ng tamang uri at dami ng pagkain. Ang isang masaganang agahan ay nagbibigay ng tamang lakas upang maisagawa ang mga gawain sa simula ng araw. Ang mga mag-aaral na tulad mo ay kailangan kumain ng masaganang agahan upang maiwasan ang pagkahilo at pagsusuka. Nakaraniwang resulta ng hindi pagkain sa umaga, katulad na pagpapahalaga ang dapat gawin para sa tanghalian at hapunan. Makikita nyo dito yung 1D sample menu. Merong breakfast, lunch, supper, AM snack, PM snack, and then kailangan uminom tayo ng 8 tubig sa isang araw. 8 basong tubig sa isang araw. Pangatlo, kaalaman sa paggamit ng gabay tulad ng A, meal pattern at B, menu plan. Dito sa meal pattern, meron tayong agahan, pagkaing may protina, kanin o tinapay, gatas at tsokolate. Tanghalian at hapunan, pagkaing may protina, luntian at dilaw na gulay, kanin, prutas o minatamis na panghimagas. Ang isang menu ay listahan ng mga ulam na tumugon sa meal pattern. Ang menu plan naman ay agahan, halimbawa prinitong longganisa, tuyo, kanin, mainit na tsokolate. Tanghalian naman, pwedeng pochero, kanin, saging. At hapunan, pritong isda, pakbit, kanin, at isang hiwa ng mangga. Pang-apat, kasanayan sa pamimili at pagsunod sa kaukulang budget. Pumili ng mga gulay at prutas na nasa panahon. Ito ay higit na mura at sariwa. Huwag bumili ng lantang gulay o bilasang isda. Kahit ito ay mura, ang halaga ay maaaring makasama sa atin.
bumili ng mga pagkain maaaring ipalit sa mga mamahaling pagkain na pinagkukunan ng protina at carbohydrates. Ang dilis, alamang at tahong at tulya ay mayaman sa protina. Ang munggo, kadyos, paayap at sitaw ay maaari rin ipamalit o ipandagdag sa karne, manok o isda. Hanggang sa muli nating klase. Salamat. Paalam.